hinarang po o sinubukan pong harangin ang budget ng CHED sa House of Representatives dahil po naglagay kami sa IRR ng provision ng return service para sa mga scholar ng bayan. Sabi po ng House, hindi ho a-approvean ng budget namin kung hindi namin ititigil itong mga ito dahil sabi nila kung ano ang nakasulat lamang sa batas, yun lamang ang aming susundin. Dako naman po ako dito sa yung free higher education disbursement pero sa mga fully subsidized na mga LUCs. Ayon sa 2021 COA report ay nag-disburse daw ang CHED ng mahigit 251 million pesos sa tatlong local universities and colleges na kasalukuyang tumatanggap na ng subsidy sa kani-kanilang local government unit. So, kung naalala nyo po, Chair, sinagot nyo sa aking opisina ay wala namang provision sa batas na naglilimita sa pagdi-disburse sa mga LUCs na ito. Pero di ho ba mas judicious sana, mas prudent ang polisiya na given the limited resources, limited funding para sa educational assistance ng ating mga estudyante, imbis na ibayad natin sa mga LUCs na may pondo naman na, ay ilaan at dagdagan na lang natin ang benepisyaryo ng free higher education. So, bakit po doble-doble ang pagbigay natin ng sa mga paaralang ito kung ang ibang SUCs o ang ibang LUCs ay di pa nakakatanggap ng reimbursement ng ilang taon? Salamat po at tinanong niyo yan kasi yan ay isang issue na talagang matagal na naming pinagdidibatihan ng COA. Ganito po ang sitwasyon. No? Doon sa mismong batas, RA-10931, at doon sa GAA, wala hong nakalagay doon na hindi namin pwedeng bigyan yung mga LUCs na libre na ang tuition. Malinaw ho doon sa batas, RA-10931 at sa GAA, walang exemption. Sinubukan po namin yung gusto nyo, yung judicious use of funds. Naglagay po kami sa IRR ng provision na ganoon. Nagbabakasakali kami na baka naman pwedeng tipirin ng konti ang pondo at maibigay sa iba. Pero nung discussion po ng budget ng CHED noong 2020, hinarang po o sinubukan pong harangin ang budget ng CHED sa House of Representatives dahil po naglagay kami sa IRR ng provision ng return service para sa mga scholar ng bayan. Sabi po ng House, hindi ho a-approvean ng budget namin kung hindi namin ititigil itong mga ito dahil sabi nila kung ano ang nakasulat lamang sa batas, yun lamang ang aming susundin. Kaya pumayag po kami sa House na huwag na munang ituloy yung return service agreement, bagamat naniniwala kami sa konseptong yon. Kaya po yun ang in-implement namin doon sa GAA nung taon na yon. Hindi ho namin sinundan yung IRR dahil nga, harangin na naman ang aming budget at sabihin mas marunong pa kami sa mga mambabatas at wala namang sinabi ang mga mambabatas na exemption. Yun ho ang dahilan kung bakit nagkaganito. Ang interpretasyon ho ng COA ay dapat yung IRR ang manaig. Ang interpretasyon namin, yung batas ang manaig. Sino po ang magdi-decision dyan? Humingi po kami ng legal opinion sa Department of Justice tsaka OSG. At kung ano man yung lumabas na legal opinion, dun po magdi-decision ang Unifast Board sa tamang panahon. Hindi pa po lumalabas yung legal opinions na iyon. Wala pa po. But in recognition of the COA observation, pinatigil na ho namin yung sunod na pagbigay ng pondo doon sa tatlong city college, Taguig City, Valenzuela City, at pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Hindi na po kami nagbigay ng susunod na reimbursement. Ngayon,
Kung lumabas po na illegal talaga, edi pasosoli namin sa kanila yung perang na ibigay sa kanila. Wala naman pong loss of government funds dito dahil ito po ay isyung legal na wala sa kakayanan ko bilang chair ng CHED at Unifast na mag-desisyon on my own, Madam Chair. Oo, Chair. At iba namang issue yung binanggit mo kaninang provision sa IRR tungkol sa return service agreement at itong particular na yung pagbibigay ng additional FHE funds sa fully subsidized LUCs. So at least po, Chair, dun sa pagbibigay ng additional FHE funds sa fully subsidized LUCs, for the record, sang-ayon ba kayo na itong mga fully subsidized na mga LUCs ay hindi na dapat makatanggap pa ng additional FHE funds? Hihintayin ko na lang po ang legal opinion ng OSG tsaka DOJ. Dahil kung ano po ang sabihin ko, ako'y pupulaan din at sasabihin na mas marunong pa ako sa mga senador at congressman. Yun po ang sinabi sa amin sa House of Representatives. Hindi po palulusotin yung aming budget kung nagmamarunong kami at naglalagay kami ng provision na wala dun sa batas. Pareho lang po yung return service at saka ito. These are provisions we put in the IRR to further strengthen the law. But in the law itself, there is no provision saying that we cannot give funds to LUCs who are already not charging tuition. Pareho po ang prinsipyong yun. Kaya lahat nung nasa IRR na wala sa batas, hindi po namin in-implement nung taon na yun. Well, sayang, Chair, I was hoping na on the record, sasang-ayon kayo in the interest of maximizing, optimizing yung benefits sa mga estudyante nung limitadong pondo na ito, na you would agree, at least in principle, no, na i-stretch dun sa mga LUCs na hindi fully subsidized yung benepisyo nitong FHE funds. Kasi kami naman dito sa Kongreso, we appreciate yung ganyang mga opinions expressed by the responsible officers of agencies such as yours. Ah, yes, Madam Chair. Your time is up, Your Honor. But thank you, Madam Chair. Intayin ko na lang yung next rounds para sa ibang issues pa tungkol sa on alleged ghost scholars. Tapos last two questions po tungkol sa criteria ng CHED tungkol sa paglimita ng TES at FHE budget per higher education institution. Salamat, Madam Chair. Salamat din, Chair. Your Honor, if you stay, we may be able to do a second round naman. So if you are available.